What's going on? Mga ka-printer! This is Kuya Mujunel! Paano nga si Kuya Mujay? At muling nagbabalik ang inyong mga kuya upang kapanayamin natin o makasama natin at kamustahin natin ang ating ka-printers na si Sir Paulo Ramirez. No? Okay. Paulo Ramirez na, nagpapalit ako talaga dito Patrick Jordan tsaka Paulo, no? Pero natapos na tayo kay Sir Patrick Jordan Jimenez. So ngayon naman si Sir Paulo Ramirez naman po ang mga kasama natin ngayong gabing ito sa ating online kamustahan. So mga ka-printers, kung kayo ay bago lang dito sa ating live stream, no, wag niyo pong kalimutan na suportahan po kami sa aming Facebook page sa pag-click ng ating like, follow and share, mga ka-printers. Huwag nyo kalimutan yan, ano? At syempre, mga ka-printers, sa aming YouTube channel din, no? Maraming salamat din sa mga nag-follow sa atin, no? Kuya JJ, no? Sa atin, nag-subscribe pala sa ating YouTube channel. Oo. Oh. Dahil dyan, ang dami na po nakasubscribe na sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, click nyo lang subscribe button and then yung notification bell para maging updated kayo sa lahat ng aming mga video. So, yan, no? Batiin natin ang ating viewers kay JJ, no? Na isang magandang gabi po sa inyong lahat. Okay? So, tingnan natin yung comment natin sa ating name, no? Close. So, yan. Yeah, shoutout natin si Sir Al Negrete, no? Sabi niya, magandang gabi, kuya kong ninjas. Pa-shoutout po sa Print Ninjas at Shino Closet. So, taga-Balintawak to, no? Si mga Sir Al Negrete. So, ngayon, mga ka-printers, di mo na papatagalin, no? Shoutout muna natin lahat na nanonood, no, na isang magandang gabi. At ngayong gabing ito, makakasama natin, walang iba kundi si Sir Paulo Ramirez ng Slick Print. Yun, no? All the way from Laguna. So, sir, okay na tayo. Sir, kumusta ka, sir? Magandang gabi po, mga kuyas na malulupit. And magandang gabi po sa mga ka-printers natin. Okay naman po. At eto. Dito sa Uniprint online kamustahan. At okay naman po ang natin. Yun po, kuya. Sir, ngayon sir, yung project, kumusta yung project naman natin? Sir, regarding sa mga projects, okay naman. And awa ng Diyos, nagkakaroon pa rin kahit every month ng isang project. So, hindi naman na masama. Yep. Ang project ko ngayon po is coaster saka face mask. Anong patingin nga ako sir ng sample? May sample ka dyan? Yung face mask, ito po yung huli kong project. Pero yung bali sa globe po siya. Ginamit po siya ng globe store sa sukat. Yan po yung huli kong project. Pero yung susunod na project kasi in progress pa lang po siya. Tapos, yeah, yun. Sige po. Okay, so sir, tanong ko lang, no, paano nagsimula, no, punta na tayo sa mga tanong namin, no, sir? Sir. Hello, sir. Narinig mo kami, sir? Parang nawala si sir. Hello, sir? Hello, Sir Paulo. Take your meeting. Nag-close. So, Zoom natin. X mo lang, Kuya Ode. Ay, Kuya Rodel. Hello, sir? Wala, nag-close. Okay, so balikan natin si Sir Paulo, no, na wala yung ating meeting, no? Yan. So, balikan natin siya. So, si Sir Paulo ay, ano yan, isang empleyado. No? So, meron siyang trabaho sa umaga at tapos sinisingit niya yung printing sa gabi. So, karamihan sa mga nag-attend ng ating webinar, Kuya Junel, ay mga empleyado pa lang sila sa ngayon. So, pinag-iisipan nila, napasukin na rin ang printing dahil nga, syempre, medyo nagtataasa na yung mga bili. So, paano diskarte natin? Sige, troubleshoot muna natin, ano? So, bago tayo pumunta doon sa ano natin, no? Nagkaroon lang tayo problema doon sa internet ni Sir Paulo Ramirez. Pero babalikan natin yan, ano? So, mga ka-printers, pag-usapan muna natin, Kuya JJ, yung iba pa nating mga napag-usapan kanina doon sa ating webinar, no? Yan. So ang kanina maraming umattend ng ating webinar. So nakakatuwa dahil umabot kami ng 53. Yan. So madalang na kasi talaga yung may time ngayon mag
manood ng ating webinar. Pero nakakatuwa dahil may mga first time na naaliw. Hello, sir. So sana nanonood din. Wait lang, sir. Wait lang, sir. Nawala eh. So, yun nga. Kahit first time sila, naaliw talaga sila sa ating webinar. So, nagturo ako kung paano mag edit ng ating mga vector. Ayan. So, nag-edit kami yan. So, tinuruan ko rin sila yung mga dapat at hindi dapat gawin sa isang sa pagde-design. Okay, so nakakatuwa lang dahil kahit nung hanggang hapon ay umabot kami ng 40 plus. So maraming salamat ulit. So naisend ko na yung mga files na kailangan nyo. So sinend ko na kagad para hindi ko makalimutan. So sana supportahan nyo pa rin yung ating mga susunod na webinar at livestream ni Uniprint. So susuklian natin yan ng walang humpay alang katapusan na pagtuturo. Okay, so babay si Janine, no? Mm-hmm. Oh, so tinawagan lang natin Sir Paolo Ramirez, ano? Hintay lang natin, no, nawala yung kanyang internet, mga kaprinters. Pero makapanayam natin yan mamaya, no? So, ang maganda ka na pag-usapan natin kanina, Kuya JJ, sa webinar natin is about clothing line, no? Mm-hmm. Clothing line. So, ito talaga yung in demand ngayong panahon natin. Hindi lang, kasi pabata ng pabata yung mga nag-i-start ng clothing line. Oo. Kung dati, makikita ninyo, may mga edad na yung mga nag-start ng clothing line na sa mga mid of 30s or yung iba is mid of 20 pataas na, di ba? So ngayon, pabata na pabata, mga 18 years old. Actually, meron nga akong isang kliyente na medyo mabata pa, no? Nag-start siya ng clothing line, no? Yan, so shoutout natin yan, Sir Humpy. Yan. So may nag-comment sa ating main. So basahin muna natin. Sabi ni Ma'am Jasmine Francesca Bautista, pa-hello po kay Jazz na nag-demo sa amin. Yun, so shoutout natin yan, Sir Jazz. Magaling mag-demo yan, Sir Jazz. Sir Jazz, yan ang pinakamagaling mag-demo sa amin dito sa unit. No, may halong ano yan, may mahalong romantiko pag nag-demo yan. So ito na, nawala si Sir. No? Ito na. Yun, si hello Sir, hello Sir. So wala pa siyang audio, no? Wala pa siyang audio, nag-ano pa lang tayo, nag-connecting pa lang tayo sa kanya. Okay, sir. Yun. Hello, sir. Check. Hello, sir. Check, Mike. Hello, sir. Kumusta, sir? Ah, okay. Oh. Okay naman. Okay. Nadidinig mo kami, sir? Nadidinig? Yes, sir. Yun. So, yun. Putahan natin ulit, no? Yung ating question, yung unang question. Sir, ano na tayo, pupunta na tayo sa question namin, ano? Mm. Kakamustahin namin yung mga pinagdaanan ninyo at paano kayo nagsimula, no? Okay? So sir, tanong lang na po namin, paano nagsimula yung click print? Kuya Junel, nag-start ang click print actually last 2 years ago, 2019. And yung time na yon, naghahanap ako ng extra mapagkakitaan. And kasi naman hindi naman tayo laging hindi tayo laging empleyado. So, yun. So, kumbaga for now I'm getting ready to go out of the corporate world and yun and start my own. So, yun, it started on that idea. Actually, way back college pa, I've been thinking to put up a printing business pero wala pa talaga ang capital. And then nung nagkaroon na ng capital talaga, di go na. Doon talaga nagsimula si Split Print. Yeah. Sir, tanong ko lang, sir. Saan na ba yung pangalan na Split Print? Sabi ko na nga ba tatanong mo, sir? Well, well, yung Split Print kasi, alam ko, panahon natin to, naglalaro tayo lahat ng Counter-Strike. Okay. Okay, so, ang lagi kong position doon is sniper. So pagka snipe, pag nakapatay na, di lipat ulit ng ibang sniping area. So yung kaya tinawag na slick, parang palos. So yun, slick, parang palos or eel. Ah, okay. Palos pala ayun, so, to, no? Kaya kanina. So yun, na ano ko na yung slick. Tapos sabi ko, ano kaya ang magandang pangalan? Ano ko, ito naman, yun din kasi yung lagi kong ginagamit na pangalan kapag ka naglalaro talaga ng Counter-Strike. So, ayun, ginagamit slick. Edi, printing. So, slick print na lang.
Grabe, no? Actually, kuya JJ, yung slick print, no? Parang ang lakas ng dating, eh. Oo, ang ganda ka ng pag binanggit mo, saan ka nagpa-print sa slick print? Saka, grabe, naabutan pa pala niya yung Counter-Strike. Oo, oh, kasi COD na ako. COD ka naman, sir. Kasi millennials kami, sir, yung mga ML na inabutan namin, gano'n. Okay, so joke-joke lang ha, Sir Paolo. Joke lang, Sir Paolo. Okay. So, totoo yun, ang sinabi ni Kuya Jonel na yung slick print, nung una ko nakita yan, Sir, ang galing, parang ang professional pakinggan ng pangalan. So, nakakatawa lang dahil ang galing yung mag-isip doon. Ipuntos ka kagad sa akin, Sir Paolo Ramirez. Oh. So, Kuya JJ, no, yung kanya na, nag-gusto ko yung sinabi niya, no, yung nag-start siya ng ano, ng negosyong printing. Nag-start siya talaga as in nag-ipon siya para sa kapital. No, para makapag-put up ng business, no. Gusto niya talaga mag-put up ng business kasi nga tama ba, Sir? Sir pa ano, Sir Paolo, no. Gusto niya magtayo ng negosyo kasi wala naman talagang sabi niya tumatagal sa pagiging-employed. Tsaka ang hirap noon, ha, empleyado ka na tapos may business ka pa. Sobrang nakakapagod. Yung tipong ipapahinga mo na lang yung gabi. Kailangan pa mag-production. Hindi ka ba nahihirapan sa ganung setup, Sir? Sir, hindi naman. Kasi usually kasi ang printing is more on, syempre gagawa ka ng design and mag-edit ka ng picture, graphics design. And medyo inclined kasi ako dun, eh. Way back college, talaga nagde-design ako na naggagawa ako ng mga flash animation. So talagang para sa akin yung printing at saka yung pag-design like photo manipulation etc. Parang hindi na siya ano, bago. Parang passion na siya or hobby, parang ganoon. Sisiw na lang sa inyo. So hindi naman sisiw, Sir, pero hindi ako. Pero wala naman sa. So, hindi naman sisiw pero hindi ako ano, hindi na bago sa inyo. Na nakakapagod, parang gano'n, hindi. Kasi gusto ko yung ginagawa. Oo, oh, ang galing. Alam ko nga, nagtitrade ka, Sir. Ayun, Sir. Yung ano, sa 3D ko na yan, marami akong napapromote na mga empleyado. galing. Galing, ano? Sir, matanong ko lang po, no, sa kayo nagsimula, webinar o live stream? Sir, actually sa live stream talaga. Then after nung syempre sa live stream ina-announce niyo yung instructions kung paano mag ano ng live webinar and free naman, so talagang oras lang yung i-commit mo and then matututo ka, so mas matututo ka pa, so yun, yes. Talagang sa live stream po. Tanda ko pa, masali yan sa picture taking, nasa trabaho yan, nasa office. Ganun katindi yan. Naku, binubuko mo ngayon. Binubuko mo ngayon. Nakashare pa naman yung ating live stream. Oo. Oh. Marami sa atin, no? Sila kagaya nila Ma'am Lorraine ko. Sila Ma'am Diana na acharya na lagi nanonood kahit nasa trabaho. Ang galing. Galing. Okay. So, Sir, no, magtatanong naman si Kuya JJ tapos yung tanong ko, no? Ano ba yung tanong mo kanina? Yung tanong ko kanina, saan nakuha yung kanyang pangalan na Slick Print, no? Sabi niya, Palos. Yun daw yung kanyang position sa game na nilalaro niya noon. So, inspired the game yung pangalan niya, ang Counter-Strike. Tama, Sir? And then, nag-start si Sir Paolo Ramirez, Kuya JJ, sa live stream. And then, nakita nga niya yung live stream na panood niya. Then at the same time, binabanggit natin din yung paano pumunta sa webinar at mag-enroll. Then nag-enroll siya doon. So, yun na yung second ano niya. Second time niya na umattend sa atin, no? Sa ating webinar. So, number two na tayo. Yes, syempre. Yeah. So, ano-ano naman ang nagustuhan niya sa negosyong printing, Kuya Kop Paolo? Kuya mo, JJ, ang nagustuhan ko sa printing talaga is ano, kahit sa bahay ka lang, pwede siya. Isa yun. And then, kung matumal man ngayon, or mahina ngayon, may dadating at dating araw na may magpapagawa. So, tapos, isa pa is yung designing at saka editing. So, mapiprint mo yung dinidesign. And makikita mo pa yung bumili sa'yo or yung kliyente mo na masaya pag nagustuhan yung design. So, yun po. Sir, follow-up question lang, ano?
yung bago ako mag-start ng negosyong printing, ano yung mga kinonsider mo? Siyempre, pagka tayo magtatayo ng negosyo, di ba, meron tayong mga ikaw na yung consider bago tayo mamili kung ano yung magandang negosyo, di ba? Bakit di nalang ikaw na gano? Barbershop, gano? O kaya hindi, alibaba, di ba, siyempre, since na ang work mo, di ba, tama ba, sir? Is IT. IT, no? Yes, sir. So, pwede naman magtayo ng IT services, mga, ano, yung mga uso ngayon yun. Repair. O kaya format. De, tsaka yung nagde-develop ng mga, ano, tama ba, sir? Web developer. Mga nagde-develop ng ano. Uh-oh. So, ano, sir, yung... Nag-udyok. Hindi, ano yung mga consideration or mga kino-consider mo kapag ikaw ay magsisimula ng negosyo? Tama. Ano yung kinonsider mo? Bakit napili mo yung negosyo? Sir, ang unang kinonsider, Kuya Mojunel, is yung, ano talaga, pwede sa bahay na... Tapos, pwedeng ikaw lang yung gagawa. And, syempre, yung kaya ng capital. So, yun talaga yung tatlo. So, magkano yung capital natin dito, sir? Sa printing natin? Sir, ang unang capital ko is yung mag-press printing na package sa Uniprint is yung nasa 12,000 siya noon yan. Last 2 years ago. Yun. So, yun. Yung capital ko. Tapos, from there, bumili ng mga consumables. Yan. Tapos kailan tayo nag-upgrade yung ulit? Yung upgrade ko, sir, kasi ano, since hindi naman ako palaging nagpiprint talaga sa sideline, ang upgrade ko is yung ano muna, ROI. Yung ROI is nakuha ko yung ROI ko ng 4 months. Tapos yung upgrade ko hindi masyado kasi medyo na busy sa trabaho. Upgrade ko yung last upgrade ko is yung SDX 1200. Ayaw nga pala. Kasi Yun. Ayun, tapos ayun yung SDX 1200 tapos yung L1300. Yung L1300 ko naman kasi is from my brother. Na binili sa akin. So for the SDX 1200 na capital almost half na rin in my computation almost half na rin yun na ano na bawi. Na babalik sa kanya. So yun. Ganda no? Ganda ng printing no? Gusto ko yung sinabi ni sir doon sa mga kinonsider niya no. Unang kinonsider niya kasi is to ay dapat sa bahay lang. Oo nga naman. Diba? Ang ganda ng negosyo kasi ganyan eh, no? Oo, biro mo, nasa bahay ka lang, pwede mo pang makatulong yung mga sila, ano, pangalan ng bari, Dora? Si Francis. Francis. Tapos ang sabi niya, isa pa na gusto ko dito, kasi nga, yun nga sabi niya, diba, nasa bahay lang, so may time siya sa pamilya niya. Oo, yun ang mahalaga. And then yung less manpower. Yan yung, kahit mag-isa ka lang. Oo, yan yung isang kinonsider niya. Pero... Sir, ha, sa mga susunod na ano kapag lumaki ka alam mo na. Oo. Diba? Dadagdag ka talaga ng tao. Then syempre yung last na kinonsider niya is pwede ka mag-start ng kahit ito lang yung budget mo maliit lang. No? So yun yung tatlong mga bagay na kinonsider niya kung magtatayo siya ng negosyo. Ang gusto ko pag nasinabi niya yung pag syempre may paghalimbawa matumal ngayon, sa mga susunod naman pwedeng bumawi. Siyempre, lahat naman ng negosyo, may oras talaga na matumal. Walang negosyo na straight. Daratingan talaga yung pagkakataon na hihina, lalakas, hihina ng konti, lalakas ulit. Di ba? So, si Cher kasi, sideline lang talaga eh. Kumbaga, hindi niya kinaril. Pero at least, di ba? Unti-unti na natin nababawi yung ROI natin. Doon pa lang sa mag, sabi niya na, tama sir, bawi na yung ROI last 4 months pa. Sir, simula 4 months after nung mag-avail ako ng package. Saka madalang nag-i-start ng ano, madalang nag-i-start ng MagPress. Diba? So, pwede rin talagang mag-start ng 12,000 pesos sa printing business. Then, tuloy-tuloy na lang yon, upgrade na lang ng upgrade. So, may heat press ka na rin, sir, ano? Yes, sir, yung heat press ko 15 by 15.
Yun. So sir, tama ba 2019 ka nag-start? 2019. Ah, anong month 'yun, sir? Siyempre pandemic pa rin 'yun, sir, tama? Eh, 2020 pandemic. Hindi sir, ano, 20 mga May. May ng 2019, sir. Mid-year. Oh. Start siya May 19, no? So, sir, yung nag-start ng pandemic, ano yung mga strategy na ginawa nyo naman? Siyempre, yung nag-start yung pandemic, lahat naapektuhan. Siyempre, nawalan kayo natin. Work from home ka ba nun, sir? Oh, sir, work from home po ako nung start ng pandemic. Yes. And ang ginawa kong strategy is abate, kasabi ko wala na yata masyado nagkakape ngayon. Ang ginawa ko is face mask. So meron ang tamang-tama naman, sir, meron akong kabatch ng high school na nagtatahi ng face mask. And sa akin, kaso ang face mask niya noon is colored, may color black. So sublimation yung ano ko, yung ink ng printer ko. Ang ginawa ko is nag-search ako ng hot melt adhesive na search ko. And then, yun yung ginawa ko. Sa microquill, mag-sublimate, tapos hot melt adhesive dun sa black na face mask. So, yun yung strategy na ginawa niyo, sir? Yun yung strategy. Hinanap mo kung ano yung... muna ako sa face mask. Yeah. So, hinanap mo muna kung ano yung needs ng tao. Yes. So that's, tama, sir. Then, yun yung tinarget mo talaga, sir. Kasi, syempre nga naman, kung needs ng tao yan, kailangan talaga. Face mask is also needs na rin yan, eh. Actually, maraming binuhay ang pagpe-face mask. Pati yung sa alcohol, sa bote. Sir Patrick Jordan naman, doon siya nag-focus sa lalagyan ng alcohol. So, yung mga ganyang klaseng needs, di ba, sir, tama ba? Yan yung talagang pinapokusan ninyo. And then talaga, nagkaroon ng maraming kliyente. So sa mga printers natin diyan na ngayon nararanasan na medyo mahina ang printing, umanap kayo ng ayun tulad ng sinasabi ko sa webinar, tama ba, sir? No, laging naka-attend to si Sir Paolo Ramirez sa akin, eh. So lagi ko sinasabi na kapag ikaw ay magtatayo ng negosyong printing, umanap ka ng lugar mo sa printing. Kumbaga, halimbawa sa lugar ninyo wala nag-o-offer ng face mask na katulad nung kay Sir Paolo Ramirez. So in-offer niya ngayon. Oo. Oh. So, dun dumami yung kliyente niya. So, for example naman, kung sa lugar ninyo ay, halimbawa, wala pa nag-screen printing, no? Pwede nyo pong pasukan yung screen printing. Pagkakataon nyo yun. Kasi yun yung isang lugar na kung saan dun ka talaga kikita dahil wala pa sa lugar ninyo. Okay? So, soon naman, sir, si Sir Paolo Ramirez, magaling naman tong taon to, magaling tong mag-manage, magaling tong mag-editing, no? So, lagi naman nanonood. No, so sir, maraming salamat po sa patuloy niyong panonood sa amin sa webinar, no. Laging nandoon yan, laging nakatambay. Ano, nanonood pa 'yan. Oh, kahit talaga? Kahit marunong na siya mag-Photoshop. Marunong naman siya mag-edit, nanonood pa ng webinar. Okay, so yung pang-apat na tanong, Sir Paolo. So sa tingin niya, sir, after 3 years, ano na ang magiging sitwasyon ng ating negosyo? Oo. Sir, sa pagdating ng 3 years, ang nilook forward ko is magkakaroon ako ng headwear, slick print headwear, slick headwear, mga caps, and then sariling clothing line. And then, of course, hindi mawawala yung bawat mga ka-printers naman natin naghahangad ng large format. Ng large format printing. Yun, sir. In the next 3 years. So, napakaganda, no? Kasi yan naman talaga 'yung pangarap ng mga nagdi-digital. Kasi nakikita nila 'yung yung demand. Kasi sila talaga makakakita ng demand na medyo may mga tinatanggihan silang tanggap kasi wala sila noon. Kung mga ka-printers, pwede kayong magtanong kay Sir Paolo Ramirez, sabi na dito pa. Mm. Yan, pwede niyo pong tanungin po ng mga ilang question po at sasagutin po 'yan ng ating guest ngayong gabi ito. Mabait 'yan. Oo, napakabait. Yan. Pwede niyo kamustahin. Ayun. So shoutout muna natin si Sir Jun Ron Dolos, sabi niya, good evening mga poging sir. Yan, sabi naman Sir Patrick Jordan Jimenez, good evening po mga sir. Long time no see po. Medyo maraming pinagkakaabalahan. Ayun, so sana busy lahat. Oo. Sabi naman ni Ma'am Danlin Wakitoops, sabi niya, good evening mga sir.
watching while doing halo-halong trabaho. Yun. So nag-post yung, kanina. Napakaraming production. No? Sabi naman ni Ma'am Lawrence, Sir Lawrence Progoso, Progosa. Postano. Pa-shoutout po from Imprentas Printing Services. Purchase Negros package from Uniprint Bulacan. Negosyo. negosyo package from Uniprint Bulacan. Ayan, so shoutout natin yan. At si Sir Bono Kai na napunta sa Cavite. Bakit kaya? Sabi niya, what's going on mga ka-printers? Love you mga boss. Watching while going to eat mga boss. Ah, okay. So magandang gabi rin, Sir Bon. Oo, sir, kinamustaan ni Sir Bon Okay, no? Sabi niya magandang gabi rin daw sa iyo, Sir Paolo Ramirez. Thank you, Sir Bon. So ngayon, sir, yun nga, no, after 3 years, ang ganda, no? Ang ganda ng pangarap niya na magkaroon ng sariling merch, no? From cup, from shorts, from t-shirt, and so whatever na gusto niyang i-merch niya, no? Niya magkaroon ng ganun. Then, yun nga, pangarap din naman ng lahat yan, eh magkaroon din ng large format printing equipment, no? No, sir, sir, no? Okay, so sir, sa tingin niyo, sir, kung sakaling hindi niyo pinasok yung negosyong printing, ano kaya yung pinagkakaabalan niyo ngayon? Palagay ko, sir, ano, focus lang talaga sa family and work. So, kung hindi ko pinasok ang printing, still, yun, sa family lang. And outdoor ano kasi ako person, so yun, nagma-mountaineering may mga napundar na ba kayo, sir, gamit ang kinita natin sa print? Meron, sir, in progress yung ano, sa dahil sa kita sa printing, nakakabayad naman kami ng lot, nakabili ako ng lupa sa Kalamba. Iba din. Lupa din. Ayos. Ayun. Galing, ano? Sir, follow-up question ko dun sa tanong ko kanina, no? Yung kung di printing ang pinit. Sir, sino naman nagtulak or ano yung nagtulak sa inyo para pasukan yung negosyo? Siyempre, hindi mo lang basta-basta inisip yan na ano, gusto ko to, ano ko to. Minsan may doubt talaga tayo, ano? Pero sir, sino yung pinaka nagtulak sa inyo or may nagtulak ba o wala? Kayo lang mismo. Naitulak well, ba kayo? Of course, hindi mawawala yung support ng family at saka ng especially yung wife ko. Kasi before pa, college pa lang, umatin kasi ako namang expo. And one time sa expo, nakita ko yung heat press technology na yun, yung printing. So sabi ko, okay to, heat press. Ayun, so naisip ko na yun college pa na pasukin talaga yung printing, lalo na yung mga pang souvenirs, etc. Pero syempre, hindi mawawala yung support ng family at saka ng wife na kaya mo yan, sige, go, ganun. So talagang family mo po yung nagtulak para pasukin mo talaga yung negosyo. Tuluyan pasukin yung negosyo ng printing. So yes, ito na yung pinakamahalagang tanong, Kuya Sir Paolo. Okay, so ano naman po ang nagustuhan nyo kay Uniprint? So, diretsa na. Well, ang nagustuhan ko po kasi kay Uniprint talaga is hindi kayo after sa sales. And napaka-genuine yung and authentic yung pagtulong sa mga katulad ko, sa mga clients. And hindi nyo, I mean, kung ano yung gusto ni client na pasukin na line, hindi nyo lang pinapresenta yung sales, kundi tinuturo nyo rin kung ano yung dapat gawin. Tsaka kung ano yung paano yung tamang diskarte. And syempre, yung lifetime warranty and service. Yeah. Lifetime warranty, parang iba yun, ah. Lifetime support. Lifetime support. Lifetime support. Yan. Mahirap yung warranty, sir. Lifetime warranty sa brother. Lifetime warranty. support. Lifetime support. Salamat, Sir Paolo.
Ramirez. So, meron pa tayo tanong, Kuya Junel. Oo, so mamaya ako nababanggitin yung tanong natin, no? Yung panghuli, no? Bali, sir, ano muna, follow-up question muna ako, no? Nasabi mo nga kanina na gusto mo nga kay Uniprintis yung after sale. Sir, ano naman po yung pwede niyong ano tawag dito? Magbigay kayo, sir, ng ano, ng parang yung experience ninyo sa webinar natin, yon. Ano po ba yung experience sa webinar? Na pala ba kayo? Sa webinar, basically, kasi... Doon muna tayo siya sa umpisa. Sa umpisa mong pagdating ng webinar, ano yung expectation mo sa amin noon? Ah, okay. Yung una kasi attend yun ng webinar si Kuya JJ. Parang galit pero yun. parang galit pero hindi pala. And actually yung sa webinar maganda yung naidudulot ng webinar nyo. I mean lahat ng pumapasok or lahat ng nagwe-webinar hindi nyo tinitreat as baguhan or as magaling as hindi magaling. So pantay-pantay yung tingin. Pantay-pantay yung tingin ng mga nagpapa-webinar, like si Kuya Ode, maski si Kuya Ode, kayo ni Kuya Mojumel at saka Kuya Mojj. And yung pala yung isang na doon is, bakit may kuya mo? Kaya kuya mo. Well, yun, sa webinar, maganda yung flow ng webinar kasi parang, ano, hindi siya seryoso, hindi rin masyadong paloko-loko. Kundi na-at ease yung mga umaattend. Kumbaga, parang kaibigan yung dating ng webinar. Hindi talaga siya yung, ako teacher mo, makinig ka sa akin. Ako yung magtuturo sa iyo, makinig ka sa akin. Parang ganon. So hindi. Kumbaga parang pagpasok mo sa webinar is parang pantay-pantay kayo. Parang magkakatuwa pa lang kayo. And yun. Yun yung nagustuhan ko sa'yo. Alam mo, bakit kuya mo ang ginawa natin? Ano? Kasi mahirap parang tawagin sir, no? Ayaw ko rin sir. Kaya ang lagi namin ano is kuya mo, parang magkakapatid lang tayo, parang ganoon, 'di ba? Kung parang magkaka-brotherhood or ano, sisterhood. Saka mahihiyain kami pag sinasend. Oo. So parang ganoon yung gusto ko yung parating dun sir, kaya kuya mo Junel and kuya mo JJ, kuya mo de, yun yung ating Pero nakakatuwa yung sagot ni sir, no? Oo. Ayaw ko lang yung part na naon ng sagot niya, yung parang galit daw. Yeah, so dyan naman tayo kilala, Sir Paolo. Oh, so sir, nabanggit mo nga, 'di ba, yung una mong attendees, 'yun nga una yung Square JJ. And then sir, ano naman yung mga part na hindi mo manalimutan na natutunan mo kay Uniprint? Oo nga. Sa webinar natin, hindi mo malilimutan talaga na hanggang tumatak ngayon. Sa isip tumatak pa rin sa isip mo ngayon. Sir, sir, ang pinaka ano talaga is yung pen tool. Ah, talaga? Oh, really? Ayaw ko yun eh. Ayaw na ayaw ko yun sa Photoshop. Yung pen tool na yun. So, iniiwasan ko. Pag mag-trace talaga, sa flash ako nag-trace. Tapos ini-export ko as JPEG na lang. Yun. So, dahil sa webinar, medyo nagustuhan ko na siya. Medyo lang. Oh, kanino mo natutunan yun, sir? Yung technique na yun. Ano, sir? Kanino mo natutunan yung technique? Sir? Yung pen tool. Yung sa... sa inyong dalawa, sir? Oo. So, yun nagustuhan niya talaga yung pen tool, no? Pen tool. Actually, talaga yung gusto ko kumbaga gusto ko isubo talaga sa lahat, Yung pen tool. Sa mga viewers natin, sa mga printers natin, ano yung nagustuhan ninyo doon sa ating webinar? Ano yung tumatak sa isip ninyo na hindi nyo malilimutan? Sa mga viewers natin ngayong gabi, na umatin sa ating webinar, no, pasagot ako mga ka-printers, no, kung ano yung nagustuhan ninyong at hindi nyo malilimutan part ng ating webinar na hanggang ngayon nandiyan dyan pa rin sa'yo nananatili at yung natutunan nyo ninyo talaga sa ating webinar. Tayo natin yung mga sagot. So, basahin muna natin yung mga comment, no? Sabi ni Ma'am Jane Gahudo. Ayan. So, good evening po mga sir. Na-miss ko kayo. Good. Na-miss ka na rin namin, Ma'am Jane Gahudo at Sir Bon Onkay. Good evening ulit, sabi niya. Ayan. So, Sir Paolo Ramirez, no, isa pang question, no, bago tayo pumunta dun sa final question. So, nabanggit nga namin yung ganda na yung natutunan ninyo or nagustuhan nyo sa ating webinar. No?
Ngayon naman, sir, ano, kapag umpisa nyo ng negosyong printing, ano naman yung pinaka tumatak sa inyo na, alam mo yun, lahat naman dumadaan sa ganun eh, kaya JJ, mga printers, yung tipong sobrang bigat na project or problema na dumating sa printing shop nyo muna. Yung pinaka hindi makakalimutan experience ba? Oo, hindi mo makakalimutan experience sa printing shop mo. Doon muna tayo sa ano, sa ano, bukod sa kinita mo, sir, ah. Bad side muna tayo, sir. Yung pinaka worst tingnan nangyari sa printing shop mo. Ano 'yon? Na-encounter mo, sir. Sir, pinaka worst na sa akin is yung ano, 'di ba, nag-pandemic. Yung ano, na-stuck sir? Yung mga pandemic. Yung pandemic. Itong last year lang, sir. Na-stuck kasi yung printer ko. So, yung printer head nung L120. Eh, may project ako. May project ako na yun niya, face mask. Ngayon, na-stuck yung... Na-stuck ng ilang buwan yung printer ko. And then, nabarahan. So nung nabarahan na, edi, head clean ako ng head ko. Wala na talaga. Edi, tinakbo ko na sa Uniprint Santa Rosa. Well, yun niya yung maganda kasi is yung after sales. And so inanunom nila, sabi nila babayad lang. So bababad lang. And then pwede pa naman siya. So yun medyo na delay sa production at saka sa delivery. Pero ang maganda kasi is dapat yung client mo is maset mo na expectations agad. So sinet ko na agad yung expectations ni client. Nagpiprint naman pero meron siyang kulay na hindi na mapalabas, which is yung green, dahil may tama yung blue at saka yellow. So yun. So yun na yung pinaka ano, pinaka worst. Yun pinaka worst na sa akin. O paano niyo naman na solusyunan yun, sir? Yung siyempre, dinala nyo nga, no, na banggit nyo nga dinala. Yung solusyon talaga, dadali mo talaga. Okay. Pero paano mo nasolusyonan naman kay client na maging okay siya? Parang ganun. Kasi nabanggit nyo nga, sir, di ba, nagbigay kayo ng expectation kay client. So, may mga part na, ano, paano mo siya na-deliver ng maayos sa kanila? Paano mo in-handle yung client? Oh, sir. Ay, Kuya Miguel, yung, ano na yun, pag-handle sa client naman is, ano, pinakita ko naman sa kanya na may proof talaga na ganito nangyari, ito yung output, which is nagkaroon ng issue dahil matagal na tenga yung printer. And tapos syempre tumawag din muna ako sa Uniprint, kung chinek ko rin muna kung gaano katagal ayusin bago ako nagbibigay kay client ng ano, ng delivery next, ng delivery schedule ulit. So, naintindihan naman ni client. So, naging transparent talaga si sir, no? Naging transparent, yes. Kasi naging honest ka talaga. Yes, sir. Siguro, yun din yung nagustuhan ni client sa inyo kasi, syempre, bibihira yung ganyang printing shop na nagiging honest sa client nila, no? So, honestly, yung iba kasi talaga, mga ka-printers, no? Kailangan talaga nila na yung expectation ni clients, ma-meet nila, no? Kaya gumagawa sila ng paraan na ma-meet talaga yon, no? It's either po na talagang gusto pa nilang magpa-print sa iba or bumili na pa ni bagong printer. Pero kay sir, ang ginawa niya diskarte since nga na ano, para maintindihan din ni client yung side ng printing shop, no? Naging transparent siya. Pinaintindi niya na ganito nangyari sa printer ko po. Yan. So, gusto ko yun, sir. Gusto ko yun na sinabi niyo. Pero, syempre, kailangan pa rin natin na bago mangyari yan, sir, no? Kailangan meron din tayo mga plan B. Oh. No? Which is, mamimit talaga natin talaga yung mga demand declare. Dapat meron tayong backup na outsource. Yes. Pag gano'n. Halimbawa, nasiraan ka ng printer, may kakilala kang, uy, paprint muna ako ng ganito. Kasi mahirap talagang malagay sa alanganin pag ganyan. Okay? Naintindihan ko si Sir Paolo doon, no? Yung na-delay yung kanyang project. Yes, kasi nga, since na isa lang yung printer niya, no? And then, naintindihan ko rin. Kasi syempre, bago pala kayo nun, sir, no? Tama? Bago pala kayo nun. Hindi naman bago, sir, kaso kasi pandemic yung time na yon. So, limited yung nagpapaprint, saka limited yung project. So, na-stuck yung printer. Oo, tsaka ano, for ilang months. Yung ganyang klaseng pandemic kasi, Kuya JJ, yung naranasan natin. Ang hirap talaga gumastos. Oo.
honestly, tama sir, mahirap talaga yes, na mahirap talaga na gustuin man natin na ay bumili ako ng bagong printer para maganda yung output, para ma-meet yung expectation ng client. Pero ang hirap talaga. Ang hirap talaga maglabas ng ano, ng paniba ng pera. Actually, basta sa printer head, mahirap talaga maglabas ng pera. So, medyo mabigat. Ah, ngayon ba gamit yung L120 natin, sir? Oo, oh, sir. Hanggang ngayon. Ah, buhay pa rin. Sawa na mo. Buhay pa. Nagawa siya, sir. Eh. Ah, na talagang ano lang, binabad nila ano sa Santa Rosa. Ah. Binabad ng yung ano, solution, cleaning solution. Magdamag. Iba yun. Kaya hindi na ako mawawalan nun. Wala kasi ang cleaning solution nun. Ah, ganun. That's the power of cleaning solution. Oo. So, lagi natin yung pinapayo sa mga kliyente natin. Okay. Ngayon naman, sir, ano naman yung part na hindi mo naman malalimutan sa printing? Yung ano naman? Good side naman. Kung kanina worse eh. Ngayon naman yung ano, unforgettable moment mo na hindi yung masaya yan. Yung malaking kita. Ano? Saan malaking kita, syempre? Ayun yung una. Ano yun eh. Local election, sir. Okay. May nagpagawa ng 1,000 pieces na keychain. So, yun yung pinaka, ano. So, kaso yung time na kasi na yun, wala akong camera. So, kamay ko ang ginamit ko. 1,000. Na keychain. So, ibig sabihin, may muscle na yung daliri mo, sir. Meron naman. Pag makain na, nagwaganong pa rin, ano, sir? Diba, kakain ka ng pagkain, ano? Sando ka ng inyong kutsara, diba? Gwaganon pa rin yung kamay mo. Correction, lost count pala ako. 5,000 daw pala yung sabi ni Mrs. Ah, 5,000 yung keychain. Wow, napakadami, yes, no? Dami. Napakadami, dami nun. Bawi na kagad yung gunting. Bawi na kagad yung gunting. Pero nga lang, pasmado ka, sir. Gwaganon-ganon na yung kamay mo lagi. Okay, so punta muna natin, sir, yung mga hindi nila makakalimutan sa ating webinar na natutunan nila, no? So punta natin yung ating comment, Kuya Ude. Sir Urdel. Yan, sabi ni Ma'am Jane Gahudo, sabi niya, last tool po. No? So sabi naman ni Ma'am Dalin Wakitops, pen tool at bilog na text. Yan. Yan, so sabi naman ni Sir Bon Okay, hindi ko makakalimutan ay habang nagwa-webinar si Boss JJ ay may Nagdi-drill. May nagpo-production. Nagbabarena. Sabi naman ni Sir Patrick Jordan Jimenez, no, for Kuya mo, JJ, ang natutunan ko at di ko makakalimutan ay bilog text na ni JJ. Yun. For Kuya mo, Junel naman, pen tool. Control plus drag para ma-bend. Oh. Maraming salamat po, no? Nakita natin, natututo talaga sila sa ating webinar, ano? And... Pero din ako hindi pala makalimutan, Sir JJ. Oo. Yung... Kay Sir JJ nagbibinat... muna, ay kay Kuya JJ muna, sir. Ano yung hindi mo makalimutan? Every webinar may nagbibinatog. Ayoko, break time. Ting yung binatog. Ayoko, ay binatog. Grabe yun. Tatapat pa yun, tsaka nasa yun, kakalimbang. Nasa oras talaga siya. So sir, sa akin naman, sa webinar ko, ano hindi mo makakalimutang experience? Ano sir, yung ano eh, sabi natin, pen tool din, kasi doon ko na ano, yung control drag na rin. Pwede, kasi ganun ang ginagawa ko sa flash eh. So meron akong flash na old version, ang ginagawa ko, kasi sa flash, pwede mo siyang ituro lang, tapos madadrag mo na. Maibibend-bend mo na siya. So yun yung ano, na kuha ko din sa inyo yung control drag. Kasi ganoon din ang ginagawa ko, point per point din. Pag sa flash, pag titays ako, point per point. Pero mas madali kasi i-drag doon. Yun ang hindi ko nagagawa sa pen tool sa Photoshop, kaya nagfa-flash ako. Pero ang ginagawa ngayon, kaya ko talaga na. Is, kaya na sir. So nagturo kasi ako kaya JJ kasi may ibang klaseng style sa pagbe-bend ng ano, pattern, di ba? Bali yun, may mga shortcut. Oo, yung iba, ginagawa nila, click, tapos bend. Click, bend, tapos alt, cancel ng ano, or
delete ng arm. Mm. So, ang ginagawa ko kay JJ, bawat kanto lang. So, bawat kanto, yung mga kantuan, yung singit-singit lang, pinipentol ko yun. So, pinopoint-point ko yun. Then, after kung i-point saka yun, pala ibibend. Saka ko binibend. So, yun din yung nagustuhan ni Sir Patrick Jordan ni Menon since nag-send pa sa akin. Kasi nga, mas napabilis nga siya, mas mabilis nga daw talaga. Mas mabilis yung ganong diskarte sa pag, ano, no? So, maraming salamat po, no, sa mga naka-appreciate ng ganong simple turo lang natin, no? And then, Sir Patrick, diyan ka lang, standby ka lang, kasi mamaya yung last question, yung last, ay, Sir Paolo pala, no, nagkakamali lagi ako, no? Sir Paolo Ramirez, ano? So, standby lang kayo dyan, sir, yung last question namin, no? Mga ka-printers, abangan natin yung last question. Or yung huli nating i-ano kay Sir Pat kay Sir Paolo Ramirez. Ano ba 'yan? Ba't Patrick Jordan ni Menes? Magkatunog kasi Paolo at saka Patrick tapos si Menes Ramirez. Oo. Pero lagi 'tong magkaklase, no? Taga Laguna, no? Oo. Sir, pwede niyo po bang imbitahan ng ating mga ka-printer sa ating webinar na kinakonduct dito kay Uniprint? Ay, inibitahan ko po lahat ng viewers at saka mga printers natin na pumunta po kayo sa Uniprint PH and nandun po yung link para sa webinar and nandun po ang mga mababait na mga kuyas, mga kuya mo Junel, kuya mo JJ, kuya mo Ude para tumuan tayo para mag-webinar sa mga topics. Yun, maraming salamat Sir Patrick, no? So pumunta lang kayo sa website, no? I-click nyo lang yung ating browser, i-type nyo lang yung www.uniprint.ph. Yan. So, i-click nyo lang yung webinar. Yan. So, pag dating nyo sa pag-open ng ating webinar, makikita nyo yung ating lineup o printing business webinar. So, ang next topic natin para bukas ay yung ating difference between plastisol and water-based ink. Yun. So, mga ka-printers, sa mga gusto mag-start ng screen printing, napakaganda nitong topic na ito kasi pag-uusapan natin dito, kasi Kuya Di pala, di ako. Pag-uusapan nyo ni Kuya Ode, is about ano ba yung magandang gamitin sa project na to? Ano naman yung magandang gamitin sa project na to? Ano? Yes. Matibay ba yung ganito? Matibay ba yung ganyan? Yes. Mabilis bang maganda to? Yung isa, magandyan? May mga project na masarap gamitan ng water-based, may mga project na masarap gamitan ng plastic. Yun. So abangan nyo po yan bukas mga ka-printers, no? Mag-fill up lang kayo sa ating form. Lagyan nyo lang yung tamang name, last name, and contact number and email address. Huwag nyo kalimutan po na i-hit yung registration now para po makapunta kayo sa ating room. Okay. So, para naman sa mga gusto mag-avail ng package kay Uniprint, pwede kayong pumunta sa ating Uniprint website. Website pa rin at i-click nyo po yung catalog. Oo, yung catalog. Catalog, yan. So, sa catalog, nakikita natin dyan yung iba't ibang packages. Packages na meron si Uniprint. So, bago kayo mag-avail, pwede kayong tumawag muna kay Uniprint para malaman natin yung availability ng ating mga makina. So, ang ating printers lang po talaga yung shortage ng mga printers, no? Kaya tumawag muna kung napili nyo na po yung napupusuan yung package po. So, hindi ko lang alam kung nakabili si Sir Tom Perez na nag-PM sa akin kanina, nagpunta siya sa, hindi ko sure, alam po, Laguna rin yun, Santa Rosa, Laguna. So, nag-PM din sa akin yun. So, maraming salamat, Sir Tom Perez. Hindi ko lang alam kung ano nangyari sa pag-avail nyo. Sana i-PM nyo. Oo, sabi niya, boss, available ka ba? May tanong lang ako sa iyo, pwede. Oo, nag-avail sa kanina sa Santa Rosa. Yun, so maraming salamat, Sir Tom Perez, no? Congratulations and good luck po sa inyo. And mga ka-printers, kung kayo ay naubusan na consumable at nais na pong umorder po dito sa amin ng mga package, we accept order for delivery shipping. At ang ating shipping forwarder ka, JJ, walang iba kundi Dia. So meron tayong Lala Move, Grab, LBC, Candy Express, Victory Liner at AP Cargo. AP Cargo. Ang mga ka-printers, no, ang ating pagpapadala po araw-araw yan from 9 a.m. ng umaga hanggang alas 5 ng hapon po. Tumawag lang po sa hotline namin sa 0917-808-8000 or pwede kayo mag-email sa amin sa www.uniprint.ph or pwede po kayo mag-message sa amin sa aming social media account at UniprintPH. So, ano pang hinihintay nyo mga ka-printers? Tumawag na through online dahil dito, kay Uniprint, mas pinadali at mas pinabilis ang pagbabayad using your mobile banking, Metrobank, BDO, BPI, and GCash. Siyempre, pwede rin kayo magbayad sa Cebuana Pera Padala, EasyPay, Palawan Express, M. Luwilier, at Bayad Center. At ito pa, Kuya JJ. Pwede nyo nang gamitin, mga ka-printers, ang ating Visa Card and MasterCard, especially for BDO holder, para sa mag-a-avail ng Brother SDX natin. No? Kasi ito ay naka-tolment.
Pwede siya installment. Using your BDO. So, yeah. Kahit naman yung iba nating makina, pwede nating gawing installment meron tayong BDO. So, ano pang hinihintay nyo mga ka-printers? Tumawag lang at umorder na through online at ihatid natin yan in your doorstep. At tayo ay Nationwide Shipping. Doon! So, kay JJ! Okay, so para naman sa mga kliyente natin na namumunoblema, no, o kaya may mga concern about sa ating mga makinang na-avail, kay Uniprint, pwede kayong mag-PM sa ating Uniprint Tech Support. So, pwede kayong tumawag sa ating 0917-106-3584 para sa Globe. At meron din tayong 0933-817-3738 para naman sa SAN. Good. So, ang ating technical schedule po mga ka-printers, magmula Lunes hanggang Sabado, hanggang alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. So, kung kayo tatawag ng alas 7, kami po ang maabutan nyo, live stream na po yun. Manood na po tayo. And syempre mga ka-printers, ang ating mga branches po ay sarado po yan sa araw na Linggo. Ayan. So, balikan natin si Sir Paolo Ramirez. Sir Paolo! Are you still there? Plisero eh, no? Sir. Yes, sir. Okay, so sir, ito na final and last ano namin, no? Sir, ano yung mapapayo nyo sa mga, doon muna tayo ha, sa mga gusto ha, yung mga nagbabalak palang pasukin yung negosyong printing. Ano yung mapapayo nyo sa kanila, sir? Mga nag-aalangan. Based doon sa experience ninyo. Sa mga nag-aalangan, ang may papayo ko is, kailangan maging focus kayo kung ano yung gusto nyo talagang pasukin sa line of printing kasi marami. Merong mga maraming process ng printing and dapat alamin nyo din muna kung ano talaga yung kaya ng budget nyo sa capital and huwag kayong mapanghihinaan ng loob kasi ganun talaga ang negosyo. So, kung may negosyo ka rin naman dapat is yung gusto mo. So, yun. You know, sir. Para, I mean, hindi ka na kung gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka na mahihirapan. Parang laro na. Ganda na, no? Yung kung ano yung gusto mong negosyo, yung pasukin. Kasi, most of the time, tayo kasi, parang, alam mo yun, yung opportunity dumadating sa atin, parang, go with the flow lang. Oh. Like for example, printing. Ngayon, patok ang printing. So, pasukin ko yan. Okay. So, ang printing natin is long-term business. Yes. Okay. Tsaka fast-growing. So, ito po mga ka-printers, no? Ayun, maganda yun sinabi ni Sir Paolo Ramirez, no? Sa mga nagbabalak po pumasok sa negosyo, no? Alamin nyo muna kung ano yung mga kinakailangan, no? Yes. So, kung paano ba mag-work yung negosyo niyan? Bago naman kayo mag-avail ng package kay Uniprint, mas pinapayo talaga namin na manood muna kayo ng webinar para magkaroon kayo ng idea about negosyong printing. Oo. So, yun. Salamat sir, no? Parang lungkot ko. Sir, ano naman po ang mapapayo ninyo naman sa mga kapwa natin na nagtayo na or kapwa natin mga ka-printers or mga nagtayo na ng negosyo na nakakaranas din ngayon na nararanasan natin. No, lahat naman tayo nakakaranas yan. Yung paghina, pagtumal, pagkonti ng ating production, ano yung mga pwede nyo pong ano natin? Payo. Para sa mga medyo matumal na printing shop, so ang gusto ko lang ipayo is wag lang mawawalan ng pag-asa and then kasi hindi naman, parang ang negosyo kasi is on and off. Hindi naman laging on. May times na off. And basta ang sisikapin nyo lang kapag ka nakakuha kayo ng project is yung quality at saka consistency, which is tinuturo rin nila Kuya mo JJ at Kuya mo Junel sa mga webinars natin. So yun lang talaga. And wag lang bibitawin. Siyempre, laging sasabihin ng dasal. Salamat, sir, no? With dasal. Oh, with dasal. So, sabi na ni Sir Patrick Jordan Jimenez, yan ang di ko makakalimutan. Yung lagi mo daw sila napagpapalit ni Sir Paolo. Oo, oh, lagi ko yun ang pagpapalit. Kasi magkatunog talaga eh. Minsan na ang pumapasok sa isip ko, yung pagka magkasabay sila, or minsan nandun si Sir Paolo Ramirez,
Tapos ando si Sir Patrick Jordan. Pag nag-comment Sir Patrick, sa profile lang tayo nakadepende. Oo, profile lang talaga. Yung profile kasi niya maasul, mag-green naman si Sir Patrick. Oo, so pag nag-comment si Sir Patrick Jordan Jimenez, nababanggit ko lagi Paolo Ramirez. Oo. Yun yung nasa ano ko, nasa utak ko. Oh, pasensya na po kayo ha. Matanda na po si Kuya Angel. Ay, hindi, sorry. Nahalata. Oh, so sir, maraming salamat. Ang ganda po ng sinabi ninyo, no? Para sa mga ka-printers natin na nandito na sa negosyong ito, huwag pang hinaan ng loob. Oh, okay. Lagi lang magdasal, no? At hindi lang yan, no, mga ka-printers, no? Kailangan din natin gumalaw. Kailangan din natin kumilos. Yes, so. Kasi there's no key to success, to be success, no? Nasa isa inyo yun. Yun po ang susi. Kumbaga, nasa ano pa rin yan, nasa pagmamarket. No, hindi tayo pwedeng dumepende lagi sa mga referrals or kung ano man ang dumarating. Tama ka dyan, Kuya JJ. So, no? Tayo ang hahanap ng client. Yes, tama ka dyan, Kuya JJ. And walang shortcut. Walang shortcut po patungo sa pagiging successful. Lahat po ay may proseso. Kaya itong proseso na ito, yung mga pinagdadaanan natin, minsan... Kung makikita ninyo, minsan kasi ganito tayo eh, no? Hindi naman iwasan nature ng tao yan, yung pagkukumpara. Pagkukumpara. Tama ba, sir? Competition. Na, yes, sir. For example, yung isang printing shop, nakikita, ang lakas-lakas naman nun, ba't ako ang hina-hina? So baka lang mga ka-printers, yung pinagdaanan niya, medyo may mahirap din talaga siya bago dumating sa point na ganun na kadami yung naging kliyente niya. Or na dinadaanan mo ngayong proseso, sa ngayon, mahirap, sa iba madali. Di ba? Sa iba naman, sa iyo naman, minsan madali, sa iba naman is mahirap. Parang gano'n lang siya. Saka yung mga may magaganda ng negosyo ngayon, dati rin lang din silang nangarap. Oo. Basta mga ka-printers, no, set the motivation. Set lang kayo ng motivation ninyo kung ano yung nagpapalakas sa inyo. Kasi yun naman talaga yung magiging ano eh, magiging parang gasolina mo. Di ba? Yung mag-set ka ng goal. Set ka ng motivation. Sino ba yung nagmo-motivate sa akin? Sino ba yung nagbabangon sa akin tuwing umaga? Sino-sino ba yung mga nasa likod ko? Sino-sino ba yung mga bit-bit ko, 'di ba? Kumbaga, yun yung gawin mong motivation para yung goals mo matupad mo or mapunta mo. 'Di ba? So saka, ano ah, sa ganitong negosyo ng printing, minsan isang project 1,000, isang project, 10K, 15K, ilang araw mo lang gagawin. So, sobrang malayo sa pagiging empleyado. No? So, try nyo. Pwede kayong makinig sa ating mga webinar bago nyo subukan pasukin ng ganitong klase. Oo, tama ka dyan. Okay, so may comment. Sabi ni Sir Malvin Pamplona. Ayan, so yung ligaw to ni Mamalin. No, sabi niya, solid dami learnings. Yun. At sabi ni Sir Janogs Gonzales. Natawa ko kay Malvin. Sabi niya na late ako. Ayan. Nangiya ka, Malvin. Yun. So yun, meron tayo doon, kayo din. Doon sa ating ibang branch. Shoutout natin yan. Hindi yan, nara sa kabila. Yan. Si Calvin Clark. Refria. Ayan. So, sabi shout out din kay Sir Daniel Navarro. Oo, sabi niya, may available po ba ang Epson 3110? Alam ko, wala. Yun. So, punta pa tayo sa iba, Kuya Ode, sa ating branch. Yun. Kay Kim pala. Sayak na ako to. Kay Kim Glenn Agustin. Yan, sinabi niya si Angelica Chin Agustin, Jeff Solver at Valdez. So, sabi niya, manood daw kayo ng ating live stream kasi malaking bagay ang panonood ng ganitong klase ng mga live. Sir, maraming salamat po sa pag-share nyo po sa experience ninyo at kung paano kayo nagtagumpay sa ganitong panahon, no? Kung paano po nag-work yung inyong business ngayong panahon ng pandemic. Maraming salamat po, sir, sa nakaka-inspire nyo yung istorya, no? Sa pagsisimula ng inyong negosyo, itong printing services ninyo, no? So, sir, tama, no? May work pa na kayo, tama? Yes, sir. Yes. Still employed pa rin, ano? Yes. So sa mga ka-printers natin diyan na gustong kumita ng extra income, no? Baka ito na po yung sagot sa inyo, no? Baka ito na yung sagot sa mga katanungan ninyo or sagot sa mga iniisip ninyo ngayon. Yung panahon na to. Sir, maraming salamat po sa binigay niyong time at pagpapa-unlock na makasama ka namin. Maraming salamat, sir. Saludo kami sa iyo, sir. Maraming salamat. So, thank you po. Sir,
pwede niyo po bang ano, imbitahan yung ating mga ka-printers diyan sa lugar ninyo at sa mga gusto magpagawa sa inyong printing shop? Promote niyo po mga yung printers po. Sa mga ka-printers po natin na naghahanap ng digital services or printing services dito sa Laguna, Slick Print po is available dito sa San Pedro. We're doing face mask, mugs, sublimation, keychains, and sublimation, ref magnets. You can also visit us at our Facebook page at Slick Print Services. Nandun na po lahat ng mga services na offered natin. So located to sir saan sir? Okay. Located to kami dito sa San Pedro, Laguna, sa may Pisces Street, Consular Village. Consular Village. So, sa mga gusto mong paggawa po sa Slick Prints, no, diyan sa San Pedro, Laguna po, no? Diyan niyo lang matatagpuan niyan si Sir Paulo Ramirez at yung kanyang printing shop na Slick Prints. So, ano pang hinihintay niyo kung kayo ay may mga birthday events or mga iba pang mga ano events diyan or kung gusto niyo ng mas, diyan po yung Slick Print po. From San Pedro, Laguna. Yun, yun. Isado mo na. Oo, maraming maraming salamat Sir Patrick, ay Patrick Sir Paulo Ramirez, ano? No? Hanggang kahuli-huli yan. Hanggang kahuli-huli yan, ano? Maraming maraming salamat Sir Paulo Ramirez po, no? Kita-kits ulit tayo sa mga sunod nating webinar, ha. Maraming salamat. Dito do suporta sa atin to. Oh, sana ko di ako nagkakamali, ha. Oh, Sir Paulo, ha? Maraming maraming salamat. Minsan, maraming si Sir, maraming ano naman, si Sir Patrick Jordan Jimenez naman. Paulo naman tawag. Paulo. Paulo ko ng Paulo. Sir, maraming maraming salamat po. No? So, mga ka-printers, no? Muli, maraming maraming salamat din sa inyong pagtutok, sa pag-share ninyo po nitong ating live stream, sa mga nag-share po nitong ating live stream. Ano? Mga ka-printers, magkita-kita ulit tayo sa Lunes, kay JJ. Ang pag-uusapan naman natin dyan is different kind of screen mesh. Oh. Napakaganda yan sa mga nagsisimula ng screen print. No? Kung Saturday, pag-uusapan natin is screen printing. Linggo is more on digital printing. No? Kung paano mag, how to start a printing business. Kasama si JJ. Sa Lunes naman, itotodo na natin. Ano-ano ba yung mga types of screen print? Screen mesh. Tawagin na yan. So, once again mga ka-printers, maraming salamat po. This is Kuya Mojunel. At ako naman si Kuya Mo JJ. Sir Paulo. At ako naman po si Paulo Ramirez ng Slick Print. Oh. At nag-iwan po kami ng isang katagang. If your business is no sign, Sir Pao. It's a sign of no business. Yo, maraming salamat po mga ka-printers. Kita-kits muli tayo sa Monday. Maganda, maganda gabi po sa inyo lahat. Keep safe everyone. Bye. Bye-bye. Hi, sir. Salamat. Salamat, sir. Kami sa atin. Sir, ano? Sir, ano? Sir, ano?